Dito na po ba tayo titira? Ito na po bang bagong bahay natin? Pating lupaig yun? Atin lahat yun! Dito? Wow! Wow, Onet! Para palang kingdom to! At yun yung palasyo natin, oh! Oo! At ikaw ang prinsesa, Ninay! Baduy mo? Ano ba? Ano? Mayabang ka? Ay! Tomas! Jonathan! Tama na yan! Daddy! Si Kuya Tomas po yung nag-umpisa! Nagkampihan na naman kayo ni Katerina. Hoy, mga bata! Ano ba naman kayo? Gusto niyo mapag-uuntong yung kulong ninyo. So naman, no, ikaw, tingnan mo naman yung pawis mo, Jonathan. Yung sinasabi ko eh. Pagbigyan niyo na si Yaya. Okay lang po, Ate Perla. Daddy, pwede na po ba namin libutin yung lupain? Sige na, Daddy. Please. Okay. Sandali lang kayo, ha? Huwag kayong lalayo, ha? Opo, Daddy. Ang ganda-ganda dito, Onat. Parang ganito ko ini-imagine ang kaharian ko. Bagay sa'yo, Prinsesa Katarina. Game? Sige, game. Naku, paano na yan? Lagot kayo kay Daddy. Akong bahala. Uy! Saan kayo pupunta? Ako na naman papagalitan ni Daddy! Uy! Tika lang! Who are you? Ako si Jonathan. Itong kapatid ko, si Katarina. Yan ang Kuya Tomas namin. Bagong lipat kami dun, oh. Trespassing na kayo. Nasa lupa namin kayo. Ay, sorry. Hindi namin alam. Okay lang yun. Ako si Nathan. At ito ang Ate Johanna ko. Pwede ba kami sumali sa laro ninyo? O sige! Taya! Hi. Nathan! Johanna! O mga bata, siguro kayo yung mga bagong lipat dito, no? Opo! Anak! Anong ginagawa nyo dyan? Magandang araw ho. Pasensya na kayo sa mga anak ko. Nasa lupa nyo na sila. Walang problema. Marco Montenegro. William Alcantara. Hi, William. Nice meeting you. Nice meeting you. Mabuti pa itong mga bata, magkakilala na. Tayo hindi pa. Okay. Why don't we have dinner at home? Pakikilala ka sa pamilya ko. Sure. Pag nakasettle na kami. Okay? Sige ho. Thank you. Alam mo, Onat, kapag ikaw ay nagtitinola, ang masarap, native naman, o. Yan ang hanapin natin dito. Sige, bilo na kayo. Yung native ata, yun. Halika, tingnan natin. 81, native naman, o. Ano, magkano ulit? 81. Sabi ko sa'yo, mura dito. O, pabili ng dalawa. Ako na po nga, Margate Perlo. Sigurado ka? O, sige. Ayan, o. Teka muna, ha. Dito ka lang. May bibilihin lang ako yung mga pansahog ko dyan. Tay mo ako. Sige po. O, sige. Ate Perla! Ano nangyari naman sa'yo? Iniputan po ako. Hoy, talagang ganyan dito sa palengke. Medyo madudumihan ka. Pero, pupunahan ka lang natin yan. Kung ba yan? Namin mainipot niya. Pwede na yan. Actually, matagal nang binibenta yung property ng mga Moreno eh. Kaya nga nagulat ako nung mabalitaan ko na may nakabili na. Ba't ko sila nahirapan magbenta? Hindi masyado maganda yung lupa, mabato, parang mahirap taniman. Hindi ma maganda yun. Napaserve ka na yung lupa na yun eh. In fact, kamonte ko nang bilhin. Kaya lang, naunahan niyo ako eh. Nabuti naman, okay ang lupa. Ganda. Tare-retire ko lang kasi. Kaya doon ko binuhos lahat ng nakuhang retirement pay sa lupa. Come on, you eat. Jonathan, okay ka lang? Kanina pa nga siya matamlay. Jonathan, sa mga pakiramdam mo? Doña Margaret, excuse us, we don't mean to be rude, pero mabuti pa siguro, uwi muna kami. Sige. Sorry, ah. No, it's all right. Uy! Jonathan! Uy! Mukhang nakuha niyang bagong strain virus. Avian flu ang tawag nila dito. Mukhang nakuha ito sa mga manok at ibon. Apektado na ang respiratory system. Maaari siyang magkaroon ng pneumonia or worst, organ failure. Maigi din po na ilayin niyo muna iba niyong mga anak. Baka kumalat ng virus sa bahay niyo. Kenneth, pakidala na sa labi yung mga bags. Ay, sige po.
Hi. Kids. I'm Perla. You babe, huh? Ang Perlas ng silangan. Kasi po si Adsim Kinis ng Perlas. Perlas ba yan? Mukha lang namang chok. Ano ka mo? Ako nga pala si Kate. Ay, hello. Ako, ako na. Okay. Ako na. Sige na, ako na. Why you behave? Sige, sige. Ikaw na. Diretso ka lang. Doon na. Cook namin. Sauce. Ano na ako ah. Ayaw kong iwan ng matagal si Jonathan eh. Sige, ingat kayo lagi ah. Oh, thanks. Salamat ah. Marco, sigurado ka bang walang sakit yung mga batang yon? Kasi baka mamaya tayo naman ang mahawa. Ma, please. Can't just show a little sympathy sa mga taong ito? Nangailangan sila ng tulong natin. Ganda naman ito. Halika, laro tayo. Pambabae lang yan eh. Sige na. Sige na nga. Basta, ang iinumin ko lang. Why na? Parang si Papa. Daddy! Pinasandaw mo na ba kami ni Kuya? Pwede na ba kaming umuwi? Di bakit po? Si Jonathan. Wala na siya, Katerina. Sa epidemic na to. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang nahahanap na gamot. Marco, natatakot ako. May awa ang Diyos, Mama. Eh, paano kung nagkasakit ang isa sa atin? Hindi ko kakayanin kapag nawala ang isa sa atin. Umalis na nga si Ate Henia. Wala na din ang papa mo. Ayoko nang mawalan pa, Marco. Ma, ang iniisip ko, pag di muna tayo umalis, pag ibang bansa muna tayo. Sa bagay, tumatanda na rin sila Joanna at Nathaniel. O tsaka wala namang matinong school dito sa Olivares. Eh, pero saan mo ba naisip pumunta? Ba't hindi tayo mag Napa Valley? Gusto ko matutunan ng proseso ng ibang bansa sa wine business. Eh, paano negosyo natin? Hayaan mo na. Ilang taon lang naman. Iwan na muna natin kay mga Ernesto at sa mga trabahador natin lahat. Tapos balikan na lang natin. Kapayapaan kailanman ang igawan ng may kapal sa yumao nating mahal na si Jonathan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bata pa ng anak niya. Binawi na sa kanya. Kaya yan. Tignan mo kung magtrabaho. Parang papayo. Yun ang paraan niya para hindi niya maisip yung namatay niyang anak. Hindi naman doon kong pangkain. Sige na po. Ang dali lang.
Kain tayo dyan. Kain tayo ngayon. Oo, oh, hati-hati kayo dyan, ha? Hati-hati daw, ha? Hindi lang yan. Kala ko big time na tayo dito. At least meron tayo. Basta may pag-aatihan tayo dito. Nasa pitaka ko. Saan na yung pitaka ko? Okay lang po ba kayo? May sakit po ba kayo? Wala to. High blood lang. Nataan sa gamot. Boy, salamat sa tulong mo, ha. Ito, para sa'yo. Sige na. Kunin mo na. Sige, salamat na po. Mauna na pa ako. Teka muna. Sandali lang. Anong pangalan mo? Daniel po. Daniel. Ako si William. May inuuyang ka ba? Meron po. Totoo? Baka niloloko mo lang ako. Baka sa kalye ka lang natutulog eh. Hindi po. Meron po akong tinitiran. Kasama ko po yung lola Henya ko. Talaga? O sige nga. Dali mo nga ako sa kanya. Sige po. Lola! Lola, may bisita tayo! Pasok po kayo. Laking pasasalamat ko po sa apo niyo. Maayos po ang pagpapalaki niyo sa kanya. Nako, salamat naman po. Mabuti naman ang pagkasiga niya, eh, nagamit niya sa maayos na paraan. May trabaho po kayo? Paminsan-minsan, tumatanggap ako ng labada, namamalansya. Konti lang naman ang kumukuha ng matandang katulad ko. Ako po, may trabaho po ako. Nagbubuhat po ako ng bagay sa pier. At yung Lunes po, nagdi-deliver ako ng yelo sa palengke. Ganyan. Ganyan ho ang buhay namin dito. Nagtatrabaho kami kung saan may trabaho. Manang Henya, nangangailangan po kami ng tao sa bahay. Eh, beauty na po kasi ako. Lagi ako nagtatrabaho. Kailangan namin ng kusinera at mag-aalaga sa mga anak ko. Eh, tumatanda na sila eh. Medyo hindi na kaya ng yaya nila. Pwede ko po kayong alokin ng trabaho. Kayo ng apo nyo. Doon mo ba titira? Oo po. Libreng pagkain, libreng tirahan. Approve! Approve ka dyan. Mga bagay na ganito, ako magdidesisyon. Approve! Kailan nung kami magsisimula? Eh, kayo po. Kailan niyo po kaya? Ngayon na! Away! Hindi niyo po kasama yung mga magulang ni Daniel? Ulila na po ako, Pusing. Sabi kasi ni Lola sa akin, nung bata pa po ako, pag-alagala ako dyan sa daan, kaya inumpo niya po ako. Kaya ito, sanay po ako sa buhay mahirap, Bosing. Sir William, saan ho ba yung asyenda ninyo? Sa Olivares po. Olivares? Kilala niyo ang mga Montenegro? Opo, magkatabi lang po ang lupa namin. O, tayo na po. Thank you.
huwag ka nang bumalik dito, ha? Ayoko nang makita pang pagmumukha mo dito. So, aalis na sila eh. Aalis? Mangingibang bansa. Tatakot sila sa epidemya. Kaya, inilayo ni Doña Margaret ang pamilya niya. Halika kayo. Pasok kayo. Perla? Doña na pala si Margaret. Perla? Po. Si Malanghenya at ang apo niyang si Daniel. Si Perla po. Tutulong sila dito sa bahay at sa pag-aalaga ng mga bata. Eh, bakit po, sir? Pinaalis mo na po ba ako? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko? Ayaw na po ba sa akin? Hindi. Dito ka pa rin. Pero, dinagdagan ko lang tao rito sa bahay. Ganun, no? Di, ako pa rin po ang mayordoma dito, di po ba? Di ba, mas mataas pa rin po ako. Boss po nila ako, di po ba, sir? Oo na. Ay, Tomas! Halika. Panganay po namin si Tomas. Tomas! Si Malanghenya at ang apo niyang si Daniel. Tutulong sila rito sa pagpapalakad sa bahay. Si Katerina. Namasyal po. Saka ko na po ipapakilala sa inyo yung bunso namin, ha? Halika kayo, pasok kayo. Mga gamit nyo. Daniel, halika kayo. Ituro mo yung kwarto ni Malanghenya. Opo, sir. Malanghenya, ituro kayo. Ba't ganyan ka makatingin? Hoy. Tandaan mo, anak ako ng amo mo. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Siyempre, lagi kitang susulatan. Sagutin mo, ha? Oo ba? Magpapatulong ako ina daddy kasi mabagal pa ako magsilat, eh. Kilala mo ba yon? Hindi. Nathan, alis na tayo. Bye, Katarina. Mag-iingat ka. Ikaw rin. Hoy! Taga rito ka ba? Apa! Halika! Bago ka ba rito? Opo, bagong trabahador po dito. Yung liit mong yan, trabahador ka? Opo, kaya ko po ang kahit anong trabaho. Ano pangalan mo? Ako si Daniel. Daniel? Ako si Marco. Ha? Marco Montenegro. Excited ako kayo. Thank you, anak. Wala ang lahat sa akin ang dahil sa iyo, Marco. Sige, magpakasaya kayong lahat. Dahil dadating ang panahon at kukunin ko ang lahat sa inyo. Babalikan ko kayo at sisingilin ko kayong lahat.
si Daniel, hindi ba parang kamukha niya si Onat? Hindi ah. Madugit yan si Daniel eh. Tingin ko, kamukha. Baka si Jonathan nga yan. Inumulto ka niya. Che, hindi mo naman ako matatakot eh. Pero seryoso ako ah. Huwag kang lumapit siyang kay Daniel. Palita ako sang ganyan sa kali. Hindi ko nga alam kung bakit pa yan inuwi ni Daddy. Tingin ko, nanakawan lang tayo niyan. At ikaw, malamang gusto nga niyang saktan. Parang ganito. Parang ganyan! Ayoko na! Huwag yan naman eh! Parang ganyan. Salita. Alam ko na. Siguro walang laman niyang utak mo, no? Hello? May laman ba to? Hello? May laman? Ha ha! Ang kore mong kausap. Nakasimangot ka na naman. Bakit? Lola? Dapat yata, hindi tayo pumunta dito eh. Mali yata tayo nang punta. Ano, may reklamo ka pa ba? Magre-reklamo ka eh. Hindi na nga tayo pumipila sa karsada para maghanap ng trabaho na magpapasweldo sa atin. Sigurado, 3 beses isang araw kumakain tayo ng maayos. Mahimbing ang ating pagtulog. Hindi na tayo nag-aalala na baka umulan, tumulo ang bubong. Oh, ano pang irereklamo mo? Eh, Lola, sakali ako ng sarili kong bus. Eh, dito, kailangan mo pang makisama sa mga tao. Ayun! Bakit? Okay naman at mabait naman sa atin si Sir William. Siya, oo. Pero yung mga anak, yung babae, laging takot sa akin. Halatang iniisip niyang masamang tao ako. Tapos yung Tomas na yun, nakakasar. Gustong gusto ko na sapakin. Hindi ba? Sinabi ko sa'yo, kailangan matutunan mo na i-control yung galit mo. Ayan ka na naman, ha? Alam mo, sa mundong ito, kailangan matuto kang makisama. Ay, ano kaya? Baguhin mo naman, kaibiganin mo sila. Huwag na po! Ay, nako. Daniel, kailangan matuto kang magmahal ng ibang tao. At para naman, mahalin ka rin nila. At balang araw, kailangan magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Eh, Lola, nandiyan naman kayo eh. Sapat na sa akin yun. Ang apo ko talaga. Sapat sa'yo. Pero hindi sapat para sa akin. Karapatan mo na magkaroon ka ng sarili mong pamilya. At sisiguraduhin ko na niya pagdating ng araw. Meron kang sariling pamilya. Lumpas, hihinoal ko kayong dalawa ha. May napili na akong school. Maliit nga lang, but at least private school. Ha? Manang Henya, Daniel, sumama na kayo sa pagkain. Ay naku, wag na ho. Doon na lang kami sa kusina. Ay, hindi. Sige na ho. Umupo na kayo dyan. Sige na. Bigyan nyo nga sila ng plato at saka kubertos. Sige na. Umupo na po kayo. Sige na. Yan. Daniel, nag-aaral ka ba? Huminto po muna ako. Eh, kasi
Tinapos mo kami. Naku, hindi pwede yan. Bukas sumama ka, ha? I-enrolling kita. Naku, wag na ho. Nakakahiya po. Wag na ho kayong mahiya. Higit na mas murang tuition dito kaysa sa amin nun sa Maynila. Salamat po. Kahit public school na lang po. I-enroll kita kasama ni na Tomas at Katerina. At huwag na kayong tumanggi. Buo na ang desisyon ko. Salamat po ulit. Sige na, sige na. Kumain na kayo. Si Onat, yung isa kong kuya, yung kasi tawag niya sa akin eh. Pag tinatawag mo ba akong prinsesa dahil mukha ba akong prinsesa, o maarte lang ako parang prinsesa? Pasalamat ka, hindi ako totoong prinsesa, kundi pinakain na kita sa leon. Walaga! Kuya, ano ba? Nagulat. Tulog si Kuya! Kuya! Mabango na ako! Kuya! Iyakan ka naman eh. Katerina, ayaw ka dyan. Hoy! Bakit ka ba nangangialam, ha? Eh kasi sinasaktan mo si Katerina. Wala ka pa kayo lang doon! Oh! Kayo! Huwag ka pali! Ano? Salbahin ni Daniel eh. Wala naman akong ginagawa, pero bigla na lang niya akong sinapak. Siyempre, hindi akong magpapatalo, Dad. Si Santin na yan. Trabador lang siya dito, pero sinapak niya ang amo niya. Ba't mo ginawa yung Daniel? Sagutin mo ako! Tingnan mo, Dad. Hindi siya makasalita dahil guilty siya. Dad! Pinagtanggol po ako ni Daniel kay Kuya Tomas. Katerina, tumahimik ka. Hey, ko kasi. Kuya ang salbahe mo. Totoo ba to? Hindi po, Dad. Huwag kang magsinungaling, Tomas. Opo, Dad. Pero dapat di pa rin niya ako sinapak. Eh, kasalanan mo naman pala eh. Sinasaktan mong kapatid mo. Ikaw ang kuya, dapat pinagtatanggol mo si Katerina. Dapa. Lumapa ka. Dapa! Oh.
ako'y di makalimutan. Tuwing kapiling ka, tanging nadarama ang pagsilip ng bituin sa iyong mga mata. Lolo Ona! Lolo Ona! Lolo Ona! Lolo Ona!